sa my YouTube channel, JeselleC Vlogs. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking bagong upload na videos. And follow nyo na rin po ang aking Facebook page, same lang po, JeselleC Vlogs. So, ang topic natin for today is kung paano maglagay ng caption sa ating mga videos na gusto natin i-upload sa or kahit saan mga social media platform. And ito sa tingin ko ang pinaka-easiest way kung paano at paano natin itatama yung caption or kung paano natin i-edit sa ating mga languages. So, stay tuned. CAPCUT, the new project. Piliin nyo yung video na gusto nyo lagyan ng caption, then add. I-play nyo. Whether ang inyong video ay merong boses, pwede nyo siya lagyan ng caption, o pwede din magdagdag kayo ng voiceover, pwede nyo din siya malagyan ng caption. So, yan. Ibalik natin siya sa umpisa, then click natin yung text. Yan. Click auto caption. I-click natin yung language. Hanapin natin kung anong klaseng language yan. Walang Filipino or Tagalog. So, pinili ko ang Malay dahil papareho lang naman siya ng Tagalog. May similarity sila. And then, start. Yan. Creating auto caption. Hintayin natin. So, ayan. Try natin i-manual play. O, ayan. Lumabas na yung caption. Ibalik natin sa umpisa. Kung gusto natin lagyan ng style, click natin yung style sa baba. Ayan. Pwede natin palitan ng font. Mamili lamang po tayo. Marami yan. Ayan. And then, yung kulay ng ating font, mamimili lang tayo. And manual play natin para makita natin yung result. So, ayan. Okay na. And then, kapag ka may mali dun sa caption, i-click natin yung pencil dun sa mismong text sa taas. Yung pencil na yan, yan. And then, yan. Pwede natin siyang i-edit for the correction. So, okay na siya. And then, ibalik ulit natin sa umpisa. Tignan natin kung tama. Magastos. Gusto ko na lang maging halaman eh. Lagi pang nadidilig. Then, okay na. Alisin natin yung watermark ng CapCut if sa Facebook Reels natin siya i-upload. I-tap nyo lang and then click nyo yung delete. And then, click upload. Yan. Mag-e-export na siya. Hintayin lang natin. Then, click natin ang done. And that's it for today. Sana po may natutunan po kayo. And, again, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe. And follow my Facebook page. Same lang po, JeselleC.